ay aming sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba po, Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay mag-ibo at sambahin ako. Pag-iwag tayo sa ating deposyon, purihin ang Panginoon. Iba po ang Jesus Nazareno, awit at papuri, alay namin sa'yo. Tingin ang dalangin at pagsamo ng bayan mo. Iba po, Jesus Nazareno. Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos upang sama-sama tayong magpasalamat at mag-alay sa ating Ama sa Langit sa pamamagitan ng ating mahal na Pong Jesus Nazareno. Kaya dumulog tayo sa mawaing Panginoon na nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ng iyong anak ang krus at kamatayan upang ang sangkatauhay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob na ginanap ng iyong anak ay magpagindapat nawang aming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos, ganyan ang dapat maging palagay ninyo sa amin. Ang katiwala'y kailanman maging tapat sa Kanyang Panginoon. Walang anuman sa akin ang ako'y hatulan ninyo o alinmang hukuman ng tao. Ni ako may di humahatol sa aking sarili. Walang bumabagabag sa aking budhi, ngunit hindi nangungulugan, ako'y walang kasalanan. Ang Panginoon ang humahatol sa akin. Kaya't huwag kayong humatol ng wala sa panahon, maghintay kayo sa pagdating ng Panginoon. Ilalantad niya ang mga bagay na ngayon natatago sa kadiliman at ipahayag ang lihim na hangarin ng bawat isa. Sa panahong iyon, bawat isa'y tatanggap ng papuring na uukol sa kanya mula sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos.
na sa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Umasa ka sa Diyos ang mabuti gawin at mananahan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo'y iyong makakamtan. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwala kay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag katulad ng araw kung tanghaling tapat. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga tuwid at banal. Ang mabuti gawin, masamay itakwil, at mananahan kang lagi sa lupain. Pagkat iyong bayang wasto ang gawain, ay mahal ng poon, hindi itatakwil, sila'y iingatan magpakailanman, ngunit ang masama ay ihihiwalay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga tuwid at banal. Ililigtas ng Diyos ang mga matuwid. Iingatan sila pag naliligali. Ililigtas sila at kanyang tutulungan. Laban sa masama, ipagsasanggalang sapagkat sa poon nangungubling tunay. Nasa Diyos ang kaligtasan ng mga matuwid at banal. Magsitayo na po ang lahat. Kristo, ako ang ilaw ng mundo at buhay ng alagad ko. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ng mga Pariseo at mga Eskriba kay Jesus, ang mga alagad ni Juan ay malimit mag-ayuno at manalangin, gayon din ang alagad ng mga Pariseo. Ngunit ang mga alagad mo'y patuloy ng pagkain at pag-inom. Sumagot si Jesus, pag-aayunuin ba ninyo ang mga panauhin sa kasalan samantalang kasama pa nila ang lalaking ikinasal? Kapag wala nang ikinasal, saka pa lamang sila mag-aayuno. Sinabi rin niya sa kanilang isang talinghaga, walang pumipiraso sa bagong damit upang itagpi sa luma. Kapag ginawa ito, masisira ang bagong damit at ang tagping bago ay hindi babagay sa damit na luma. Wala rin nagsisilid ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag gayon ang ginawa, papuputukin ng bagong alak ang balat. Matatapon ang alak at masisira ang sisidlan. Sa bagong sisidlang balat, dapat ilagay ang bagong alak. At walang makagugustong uminom ng bagong alak kapag nakainom na ng inimbak, sapagkat sasabihin niya,
masarap ang inimbak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat at maligayang pagdating sa tahanan ng ating mahal na pong Jesus Nazareno. Pinagdarasal din natin ang mga nasa online, lalo na po mga may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at mga kababayan kadeboto natin mula sa iba't ibang panig ng bansa daigdig na nais sumama sa misa dito sa Quiapo, sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Araw ng Biyernes, unang Biyernes ng buwan, araw ng debosyon, araw ng mga deboto, at higit sa lahat, araw ng ating pinakamamahal. Kaya't bigyan natin ng papuri, parangal at pasasalamat ang ating minamahal na Nuestro Padre Jesus Nazareno. Patuloy natin pong isinasama sa misa at pinagdarasal ang ating mga kababayan kapatid na naapektuhan nitong bagyo at baha. Sa mga panahon ngayon ng pagsubok, nawa ang kanilang pananampalataya, ang paghugutan nila ng lakas, at ang ating pagtulong at pagmamalasakit din makabawas sa kanilang pinagdurusaan na paghihirap. Kaya nga ang ating simbahan ng Quiapo ay agad-agad nakipag-ugnayan sa Diocese ng Antipolo dahil alam natin ang lalawigan ng Rizal ay isa sa mga nasalanta ng baha, ng matindi. Kaya agad-agad tayong tumulong sa kanila at tayo rin po ay nakipag-ugnayan sa Bulacan at gayon din po sa ibang mga parokya na may mga programa ngayon na pantulong, pantawid, tulong sa mga nasalanta ng baha. Sapagkat yun ang ating debosyon, nag-uugnay din sa ating mga kapatid. At ngayong unang Biyernes ay mapalad din tayo sapagkat bilang paghahanda rin sa kaarawan ng ating mahal na ina, napansin niyo po siguro sa harap ngayon, may maliit na imahe ng biren na nasa atin, dumadalaw sa atin. Ito po ang Nuestra Señora de la Salud, ang ina ng kalusugan. At alam niyo po ba na ang birheng ito ang kasakasama ng Nazareno sa Intramuros bago pa dalhin dito sa Quiapo ang Nazareno. Kung meron mang birhen na kasakasama ang Nazareno, ito po yun. Kaya po nung namisahan ko po nung isang taon ang birheng ito, nakiusap po ako sa mga paring Recoletos na dumalaw siya sapagkat matagal na silang hindi nakikita ng Nazareno. At siya po'y nakaligtas nung gera doon sa Intramuros. Buti po ang Nazareno, dinala na rito sa Quiapo, kaya hindi siya nasira nung gera. At lahat po nasira doon sa Intramuros, maliban sa Birhen ng Salud. Kaya parang reunion po ito sa kanila dahil simulat sa pulpa, sila na po ang magkasama doon sa simbahan ng San Nicolas Tolentino sa Intramuros. Kaya welcome din natin ang mahal na Birhen ng Kalusugan. Palakpakan natin ang mahal na ina. At pagdasal natin lahat ng mga may sakit, nangangailangan ng lunas at lakas. At gayon na lamang po talaga ang tahanan natin, tahanan ni Jesus Nazareno. Nandun din naman po, nandito rin ngayon, dumating nung isang araw din, ang Birhen ng Fatima naman ng Marikina na bagong koronada ni Papa Francisco kasama si San Pablo de la Cruz. Kaya nandito rin siya, dumadalaw sa tahanan ni Jesus Nazareno. Kaya palakpakan din natin ang Our Lady of Fatima. Talagang maraming gustong dumalaw at malagak dito sa tahanan ni Jesus Nazareno. Kasama natin, kaya tayo narito ngayon dahil alam natin nag-uumapaw ang pagpapala at awa
ng mahal na pong Jesus sa Sareno. Kaya sabihin mo nga sa katabi mo, pagpalain ka ng Diyos. At ang nandito ngayon na naniniwala, diringgin ng kanilang dasal, pagpapalain sila ng pong Nazareno, itaas nga ang kamay at pumalakpak ng mas malakas. Ganun na lamang kalakas ang ating pananalig sapagkat alam natin lubha siyang maawain at ibinibigay niya sa atin ng tama sa tamang oras. Nung isang beses po ay nagkaroon ng kasiyahan yung mga pari at naalala ko, alam niyo tayo mga Pilipino, pag tayo nagkakasiyahan, hindi mawawala ang kainan, ang picturan, at syempre, ang kantahan. Kaya ilalabas ang bidyoke. At kaming, kahit kaming mga pari, pag nagkatipon-tipon, no? Ay nagkakantahan. No? At nandun nga yung isa namin, yung isa nating kasama dito, si Reverend EJ, no? Na kumakanta. No? At natandaan ko nung isang pagkatapos ng aming retreat ay habang nagkakantahan, syempre, inaabangan lagi ang score. Pustahan pa yan, pataasan ng score. No? At may isa na maganda naman ang boses niya. At talagang hindi na ako sumali kasi baka lalong lumakas ang ulan kaya nakikipalakpak lang ho ako at meron lang ako sa mga kantahan nila. At matapos nga kumanta tong paring ito na napakaganda naman ang boses, inaabangan namin yung score. At paglabas ng score, 68. Kaya sabi namin, ano nangyari? Ang ganda naman ng boses, pero ang baba ng score. Ang sumunod sa kanya, aaminin ko sa inyo, hindi naman ganun kagandahan ng boses. Kumanta. At paglabas ng score, tadaan, 98. Sabi namin, sabi ko sa kanya, paano nangyari yon? Kanina ang ganda-ganda ng boses. 68, ikaw. Hindi naman ganun kaganda ang boses mo. Kaibigan ko naman, kaya kong biruin. Bakit ang taas ng grade mo? Ngumiti siya, sabi niya, alam mo ba ang sikreto? O ito, sikreto ha? Para pag kumanta kayo sa bidyoke. Hindi raw yan nadadaan sa pagngandahan ng boses. Sabi niya, dapat sumabay ka ng tama sa tugtog. Dapat tama ang tempo mo. Kasi kahit maganda ang boses mo, kung humihiwalay ka doon sa tugtog, di ba minsan ganun eh, pag maganda boses mo, hinihiwalay mo pa yung tono mo. Kala mo, mas maganda yung ganun. Pero sa bidyoke pala, ang sikreto, sumabay ka. Kahit daw hindi maganda ang boses mo, mataas ang score mo. Dapat tama ang tempo. Ito yung magandang panimula sa ating pagninilay ngayon. Tatlong biyaya ang ating ipagdasal, mga kapatid. Tamang gawa, tamang oras, tamang dahilan. Ang tunay na deboto, dapat daw ganito ang ating buhay. Puspos ng tamang gawa, sa tamang oras, at sa tamang dahilan. Tamang gawa. Hindi na siguro natin pagtatalunan po yun. Kung papipiliin tayo, pagpapatawad o paghihiganti, kapayapaan o karahasan, katotohanan o kasinungalingan, galit o pag-ibig, malinaw na malinaw, doon tayo sa tamang gawa. Ang tunay na deboto, pipiliin mo yung magpatawad, magsabi ng totoo, tumulong, magmahal, maging mapayapa, sapagkat katulad ni Jesus sa Sareno, tamang gawa tayo. At kaya nga nandito tayo, sapagkat alam natin, laging tama ang kanyang biyaya at pagpapala. Hindi siya magbibigay ng mali sa atin.
Kaya nga malakas ang loob nating lumapit sa Kanya. Kaya nga yun ang una nating idasal. Sa bawat sandali, tamang gawa ang piliin. Ngunit hindi lang sapat ang tamang gawa. Katulad nga nung binigay kong halimbawa sa inyo, ang ganda nga ng boses, tamang-tama ang timpla. Mali naman ang tiyempo. Wrong timing. Pwede rin daw tama ang gawa mo, pero hindi siya lubos na nagiging tama dahil mali ang tiyempo. Kaya nga sa Ebanghelyo ngayon, tinatanong si Jesus sa sareno ng mga eskriba at pariseo, bakit hindi nag-aayuno ang iyong mga alagad? Hindi katulad ng mga kasama ni Juan Bautista. Anong sabi ni Jesus sa sareno? Nasa tamang panahon, kasama nila ako eh. Bakit sila magdudusa? Bakit sila mag-aayuno? Bakit sila magiging malungkot? Eh kasama nila ako. Pag wala na ako, dun sila mag-aayuno. Kaya daw ang tamang gawa, dapat nasa tamang oras. Hindi ho masama ang maging masaya. Pero kung nasa lamay ka, bakit ka magsasaya? Kung malungkot ngayon nagbabaha, tapos post ka ng post ng masaya, lahat nagdurusa, ikaw naman ang saya-saya, wrong timing. Hindi masama ang maging malungkot, pero kung kailangan naman ng pamilya, ng kasiyahan, kailangan ikaw ang tagapagbigay ng pag-asa, eh ikaw pa yung mukhang Biyernes Santo, wrong timing. Kaya nga sabi ni Jesus sa sareno, tamang tiyempo, tamang oras. Kaya nga ka nandito kayo ngayon, Biyernes. Naniniwala kayo, Biyernes, araw ng Quiapo, araw ng Nazareno. Kaya pupunta ako dahil ito ang araw ng biyaya. Kaya magsisimba ako. Hindi kayo nagpupunta ng Miyerkules, ng Lunes. Kasi naniniwala kayo, ito ang tamang oras. Pero huwag nyo rin kakaligtaan ng Linggo. Huwag nyong sabihin, Pader, wala akong mintis pag Biyernes. Pero yung Linggo po, Pader, minsan hindi ako nagsisimba eh. Kasi bisyo ako. Pero pag Biyernes, walang busy-busy. Medyo mali po yun. Kasi ang Biyernes, ang mas tamang araw. Kung tuwing Biyernes, no? Tuwing Biyernes, ginugunita natin yung pagpapakasakit. Tuwing Linggo, ginugunita natin yung muling pagkabuhay ni Jesus sa sareno. Kaya dapat, hindi lang Biyernes tayo nagsisimba, Linggo din. Yun ay tamang oras. Kaya ipagdasal natin yun na tamang gawa sa tamang panahon. Halimbawa, ngayon po, marami ang naghihirap. Ngayon ang tamang panahon magbigay. Huwag mong sabihin, hindi Pader, iniipon ko to para sa Pasko. Sa Pasko na ako mamimigay. Huwag muna ngayon. Eh ngayon ho, maraming nagugutom. Ngayon maraming walang-wala. Diba may kasabihan po tayo, aanin mo ang damo kapag patay na ang kabayo. Kaya ipagdasal natin yon, tamang oras, ngayon. Baka ngayon ka tinatawag ng Diyos, maglingkod. Bang mo sabihin, saka na, pag matanda na ako, pag retirado na ako, sigurado ka bang aabot ka nun? Baka hindi ka na umabot ng edad na yon. Ngayon ka na magsimba, ngayon ka na magbago. Mangumpisal ka na, nakita mo, umiilaw yung kumpisalan. Tinatawag ka na ng Anghel de la Guardia mo, mangumpisal ka na. 10 taong ka nang di nangungumpisal. 20 taong ka nang nangungumpisal. Di pa nangungumpisal. Sasabihin mo, ibubulong naman ang demonyo sa iyo. Saka na lang. Bata ka pa naman. Malay mo, di ka na makabalik dito sa susunod na Biyernes. Ngayon ka namang umpisal. Di mo alam kung anong mangyayari mamaya. Ngayon na, tamang panahon. Ito yung idasal natin. Patawarin mo na. Ngayon na ang tamang panahon.
Hindi kung kailan ililibing na, saka kaiyak-iyak. Saka mo sasabihin, pinapapatawarin niyo ko. Sama niyo ako sa hukay. Sige, sumama ka. Ngayon ka, hinihiling magpatawad. Umuwi ka na, hindi kailan, kung kailan uuwi ka. Nasa kabao na yung magulang mo. Aanin mo yon. Hilingin natin sa Poong Nazareno, igawad sa atin ang kaliwanagan na gawin ng tama sa tamang panahon at sa tamang dahilan. Maaari kang gumawa ng tama sa tamang panahon, pero hindi pa rin ito tumpak. Bakit? Kasi hindi tama yung dahilan mo. Yung mga eskriba, pariseo, madasalin yun, mapaglingkod yun. Pero nung diferensya sa kanila, mali ang dahilan nila. Palabas lang, pakitan tao lang. Sana po, kaya tayo narito sa tamang dahilan. Hindi lang dahil may hinihingi tayo. Hindi lang dahil napilitan tayo. Hindi lang dahil gipit tayo. Narito tayo dahil nagpapasalamat tayo. Narito tayo dahil mahal natin ang Poong Nazareno at naniniwala tayo, mahal tayo ng Diyos. At kaya kahit anong mangyari, kahit siguro hindi pa nabibigay ang dasal natin, kahit siguro hindi maganda yung nangyayari sa buhay natin, narito pa rin tayo dahil nasa tamang dahilan, dahil mahal tayo ng Diyos at mahal natin ang Diyos. Pwede bang isigaw natin, mahal ko si Jesus Nazareno? Ulitin nyo nga ho, mahal ko si Jesus Nazareno. At sabihin nga rin natin, mahal ako ni Jesus Nazareno. Ang tunay na mahal si Jesus Nazareno at naniniwalang mahal sila ni Jesus Nazareno, iparinig natin sa kanya ang mas malakas nating palakpak. Tunay ngang nag-uumapaw ang pagmamahal ni Jesus Nazareno. Kaya't sama-sama po tayong tumingin sa kanya at magdasal. Mahal na pong Jesus Nazareno, narito po kami iyong mga alagad at deboto. Naniniwala kami na anuman ang mangyari, mahal niyo po kami at mahal namin kayo. Tulungan niyo po kami na aming magawa ang tama sa tamang panahon at sa tamang dahilan. Sapagkat ganun din po kayo sa amin. Naniniwala kami na ang mga pinagkakaloob nyo sa amin, pinapahintulutan yung mangyari sa buhay namin, ay may tamang dahilan. At nawa ito'y aming malaman at maging bukas kami dito. Patuloy nyo po kaming gabayan upang sa aming pagsunod sa iyo, maitakwil namin ang masama at mayakap namin ang mabuti upang kami maging handa sa iyong mga himala at pagpapala. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan niyo po kami, basbasan niyo po kami. Amen. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mahal ko mga kapatid, idulog natin sa mahal na pong Jesus Nazareno ang ating mga kahilingan, taglayang matibay na pananampalataya sa kanyang pagka-Diyos, ang tapat na pag-asa sa kanyang kapangyarihan at ang maningas na pag-ibig sa kanyang puso. Ang ating tugon, mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Mahal na pong Jesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang Eukaristiya na ating tinatanggap sa komunyo
at inihahandog sa misa bilang alaala ng mga hirap ng mananakop ay magdulot sa atin ng wagas na pagmamahal sa Diyos at sa kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang panalangin ni Hesus Nazareno sa halamanan ng Getsemani, na dito'y pinawisan siya ng dugo, ay maghasik sa atin ng pagkahilig sa panalangin na siyang mabisang lunas sa lahat ng karamdaman ng tao. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang ang kanyang koronang tini, damit na purpura at krus, ay magpaalaala sa atin na ang kanyang mga aral at simulain bilang hari ng sanlibutan ay dapat maghari sa ating isipan, angkan at lipunan. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan. Upang sa bisa ng kanyang pagpasa ng krus sa mga lansangan sa Jerusalem, ay matuto tayong makiramay at makihati sa mga kahirapan at tiisin ng kapwa. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Upang tulungan tayo ng mahal na Birhen, ina ng hapis, na maging tunay na larawan ng kanyang anak sa isip, wika at gawa, nang sa gayon ay makamit ang ating kahilingan sa Poong Hesus Nazareno. Manalangin tayo. Mahal na Poong Hesus Nazareno, kaawaan mo kami. Tahimik nating idulog ang iba pa nating kahilingan. Ama naming mapagmahal, nahayag sa salita, gawa, buhay at kamatayan ng iyong anak na ang Diyos ay pag-ibig, maipahayag dinawa namin ang katotohanan ito sa pamamagitan ni Hesus Nazareno, Panginoon namin magpasawalang hanggan. Amen. Magsipo muna po. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa kapagpapatawad ng mga kasalanan, maganap nawa ang paghahain ito na sa dambanan ng krus ay siyang pumawi sa kasalanan ng buong mundo. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa.
itinas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Iyong ipinasyang sa kahoy na krus, ang sangkatauhay tubusin ni Jesus. Sa punong kahoy, nagkapuwang ang kamatayan. Sa kahoy na krus, itinanghal ang pagkabuhay. Sa punong kahoy na naigang sumuway sa iyo, sa kahoy na krus, siya'y nadaig ng masunuring anak mo. Kaya kaisa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya ito, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago't walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinalay namin sa iyo ang tinapay nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa, ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw.
Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, ng kabiyak niyang pusong si San Jose, ng mga apostol, ni San Juan Bautista at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bungga lang tayong tumawag sa ating Ama sa langit. Ama namin, suma sa langit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. O Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol at ngayon sinasabi mo sa amin lahat dito, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay binibigay ko sa inyo. Tungayan niyo pong aming pananampalataya, huwag pong aming mga kasalanan at pagkalooban kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan tayo ng kapayapaan ni Kristo sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Narito ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amin pagkasabi ng pare o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig. Bago umalis sa harapan ng pare o ng lay minister, sumunod po tayo. Salamat po sa pag-ibig mo. Ang buhay mo'y inihala
krus ay namatay upang kami ay mabuhay. O Jesus Nazareno, patawad ko sa mga kasalanan ko. Lahat ay ibibigay, puso ko'y sa'yo lamang habang buhay. Oong Jesus Nazareno, ay buti mo sa hirap at dusa, ikaw'y kasama ko. Pakinggan mo na mapawi ng mga paghihirap ko. Oo Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nalarama ko. Ngayon at mahal na po Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, kalugdan mo ninyo itong kahiningan ko. Sa lahat ng masama, kaawahan niyo po kami, umahasa. O Jesus Nazareno, magnubayan niyo po na wag gabayan ako. Sa kapahamakan at tiyak na kamatayan, huwag po ninyo kami mababayaan. Oo Jesus Nazareno, ay buti mo sa hirap at dusa, ikaw'y kasama. Sa mukod at sana'y pakinggan mo nang mapawi ng mga panghihirap ko. O Jesus Nazareno, salamat po. Ang iyong pagmamahal ay nadara. Announcement, magkakaroon po tayo ng second collection para sa Disaster and Relief Fund na ipinantutulong ng ating simbahan sa mga naapektuhan at nasalanta ng mga sakuna at kalamidad. Tumulong po tayo.
ang Minister of Altar Servers ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muli naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maging lingkod sa dambana ng Poong Jesus Nazareno bilang sakristan. Inaanyaya namin ang mga kalalakihan na may edad na 10 hanggang 21 taong gulang na lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais na lumahok, maaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers, Quiapo Church. Mga kadiboto, atin pong suportahan ang official na social media accounts ng Quiapo Church. Halina't i-like at mag-subscribe sa mga official na social media accounts ng ating parokya. Tingnang mabuti ang profile name at pictures ng bawat social media accounts. Facebook account, YouTube account, Instagram account, Threads account, X o Twitter account, TikTok account. Maging mapanuri po at mag-ingat sa mga pike at mapandinang na social media accounts, lalo na sa mga YouTube kung saan pinapalabas ang mga lumang videos ng ating misa o galing sa iba pang simbahan. Ipinalaganap natin ang mga official social media accounts ng Quiapo Church. Mga paalaala sa nagsisimba, pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa iyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa iyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, kaming nagsalo-salo sa banal na pakikinabang ay nakikiusap sa iyo na ang mga nasagip ng kahoy na krus na nagbibigay buhay ay iyong ihatid sa pagkabuhay sa kaluwalhatian, sapagkat ikaw ang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Salamat po sa inyong pagpunta dito sa Quiapo. Ingat po kayo sa pag-uwi. Salamat po sa mga naglingkod sa misa at sa inyong tulong sa simbahan. Mga pamisa, love offerings, online donations, sa mga nagdadala po ng bigas, dilata, at iba pang pang-ayuda. Atin pong agad itong ibinabahagi sa mga nasalanta at sa mga parokya at kumbento na may programa sa mga mahihirap. Sapagkat ang debosyon natin sa Poong Nazareno ay nagtuturo sa atin magmalasakit sa ating kapwa. At gaya ng announcement kanina, maging mapanuri po tayo. Marami po ang gumagamit sa pangalan ng Quiapo Church sa online, lalo na sa YouTube. Kaya huwag sana tayong magpalinlang, lalo na mga kadeboto natin, dahil hindi naman po talaga sa Quiapo yung misa at mga lumang misa pa ho yung pinapalabas. Pero marami po sa ating mga kadeboto ang napapaniwala. Kaya sana po tignan nating maigi ano yung official na mga social media platforms ng Quiapo Church at ipalaganap natin ito sa mga kadeboto para tama yung kanilang masimbahan, tama yung kanilang mapuntahan. Tamang gawa, sa tamang panahon, sa tamang dahilan. Ito ang buhay ng isang tunay na deboto ni Jesus Nazareno. Sumayin niyo ang Panginoon. Mahal na pong Jesus Nazareno, iniayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkang nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang yung katugunan at tanggapin ng kasagutan ng mayutang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyong dala nilang mga imahen at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito. Naway maalala nila mga pangako sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan.
Amen. At pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang awa at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.